to my channel. Ngayon, meron na naman akong i-share na panibagong pampaswerte sa ating mga tahanan. At ito ay pwede nyo rin gamitin bilang pampaswerte sa inyong mga negosyo. Pero bago ko umpisahan ang video nating ito, disclaimer tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual, paki-skip na lang po ang video na to at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo naman ay naniniwala, welcome po kayo dito sa channel ko. Dahil kung ikaw ay positibong tao, ay siguradong suswertihin ka. Sa panunood mo pa lang ng pampaswerte ay magbibigay na ito ng swerte sa inyo. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong video ako na i-upload tulad nito. So ngayon guys, ito lang ang kailangan natin dito sa ating ritual na to. Kailangan natin dito ng money oil. So kung meron kayong money oil, ayan, gamitin nyo to bilang pampaswerte, bilang pang-akit ng maraming pera. Pero kung wala pa kayong money oil at hindi kayo makagawa nito dahil kulang-kulang ang inyong gamit, pwede po kayong gumamit kahit na anong oil. Pwede kayong gumamit ng olive oil, pwede kayong gumamit niyan guys. Huwag lang yung baby oil. So, huwag lang yun yung gagamitin ninyo. At kailangan din natin dito ng cinnamon stick, cinnamon bark. Kung meron po kayong cinnamon bark, pwede nyong gamitin yan. Kung meron kayong cinnamon stick, pwede nyo rin pong gamitin yan. Huwag lang po yung cinnamon powder kasi hindi natin siya maiitali tulad nitong cinnamon stick na gagamitin natin. At kailangan din natin dito ng kulay red na panali. Kulay red po ang gagamitin nating panali kasi po yung red ay nakakatulong yan magtaboy ng negative energy. Kaya po red yung ginagamit natin para meron tayong pang-akit ng swerte at pang-taboy ng malas. So ngayon guys, itong ritual na ito ay napakaganda magbigay ng swerte sa inyo kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte. Pero kung hindi kayo naniniwala sa mga pampaswerte, hindi po ito magbibigay ng swerte sa inyo kasi negatibong tao po kayo. Hindi po magbibigay ng positive na resulta itong ritual na gagawin nyo kung sakaling gawin nyo man dahil kayo ay negatibong tao. Ngayon guys, kung positibong tao ka, kahit na pinapanood mo pa lang ang ritual na to, ito ay utay-utay nang magbibigay ng swerte sa inyo. So ngayon guys, ganito ang gagawin ninyo. Ang ating cinnamon stick na to ay isulat nyo dito yung gusto nyong mangyari, yung wishes nyo. Halimbawa, gusto nyo ng magandang bahay, isulat nyo dyan magandang bahay. Tapos dito sa isa, maraming pera. Tapos dito sa isa, magandang kalusugan. Kung ano talaga yung pinakagusto nyo sa inyong mga wishes, yung laging nangunguna sa inyong mga wishes. So maraming pera, magandang kalusugan, at magandang bahay. So isulat nyo yan dyan. Tatlong piraso po ang ating gagamitin. Tapos kapag naisulat nyo na yan dyan, lalagyan natin siya ng oil. So huwag nyong hahayaan na mabura yung nakasulat nyo dito. So lagyan natin siya ng oil. Pag ganyan guys, lagyan nyo siya ng oil. Damihan nyo ng lagay ng oil para mas matupad agad-agaran yung inyong swerte. Bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Ipagkaloob mo lahat ang aking mga kahilingan. So mag-wish kayo habang pinupunasan ng oil. So ayan, punasan nyo lahat guys. Buhusan nyo para mas tumalab yung bisa ng money oil natin. Damihan nyo siya. So, ayan guys. Dapat na isulat nyo po yung inyong mga wishes dito ha. Kung ano yung wishes na gusto nyo. Pwede po kayong gumawa ng marami nito. Rin po na isa lang ang gawin nyo. Pero nasa sa inyo na kung gagawin nyo ay marami nito. Pero ito guys, ay sa isang tali, sa isang ritual, ay tatlong piraso ang gagamitin nyo. Kung gusto nyo ng marami, kumuha kayo ulit ng isa pang tali at tatlong ganito ulit ang gagamitin nyo. So ganun yun guys, kung sobrang dami ng mga wishes nyo. Pero ito yung top 3 na wishes nyo lang ang isusulat nyo dito kung isa lang yung inyong gagawin. Pero kung marami nga ang inyong gagawin, tatlo-tatlo lagi ang inyong gagamitin. So itali nyo lang ito guys. Itali nyo lang siya. Kayo nang bahala kung papaanong pagtali ang gusto nyo. So, nasa sa inyo na kung papaano nyo siya itatali.
Itali nyo lang. Nasa sa inyo na kung paano nyo siya itatali. Basta ganyan. Ayan, ganyan. Sunod-sunod din nyo na lang. Para hindi siya yung maghiwa-hiwalay. Itali nyo siya ng mas maganda. So, ayan guys. Tapos, isa pa. So, ayan guys. So, ganyan lang guys ang gagawin nyo. Ganyan lang kasimple ang ritual na ito. Tapos, tirahan nyo siya ng ganito kasi ito ay isasabit natin sa ating front door, isasabit natin sa ating bintana kung marami kayong gagawin. Pero kung isa lang yung gagawin nyo, sa front door nyo siya isasabit. Sa pinakang front door nyo siya isasabit. Pero kung gagawa kayo ng ganito ulit, kumuha lang kayo ng 3 piraso ulit. Ayan po, ito guys ay cinnamon bark yung ganito. Kung may laman yung ganito ay cinnamon stick. Ito, cinnamon bark. So, kahit alin naman dito, pwede nyo yung gamitin. So, ayan guys. Kuha lang tayo ng medyo maganda-ganda. Para maganda naman siyang tingnan kapag isinabit natin, di ba? So, ayan guys. So, kung gagawa pa kayo ng ganito pa, ito, meron na tayong isa. Ayan, meron na tayong isa. Kumuha kayo ulit ng 3. Meron pa kayong another wishes. Ay, kumuha pa kayo ng 3. Pero kung meron pa kayong panibagong wishes, kumuha ulit kayo ng 3. So, depende na yun sa inyo guys kung ilang ganito ang gagawin nyo. So, ito ay pwede pong ipangregalo nyo kung gusto nyo sa mga kamag-anak nyo na naniniwala din sa mga pampaswerte. Pwede po na regaluhan nyo nito tulad ng anak nyo o magulang nyo kung ikay nanonood. At yung magulang mo mahilig din sa pampaswerte, pwede na regaluhan mo ng ganito para swertihin ang inyong pamilya. Kasi guys, mas maganda ang pampaswerte kung ito ay binigay sa'yo, kung ito'y iniregalo sa'yo. So, ayan guys. Sulatan nyo ulit ng inyong mga wishes. So, pwedeng iba-ibang mga wishes. Ibang wishes dito, ibang wishes dito. Sulatan nyo lang. Ayan. Tapos, lagyan nyo siya ng oil. Ayan. Hindi ko nalalagyan yung ng oil itong iba kasi demo ko lang naman ito guys. Tsaka kukunti na yung aking oil. So, ayan. Basta lagyan, sulat nyo dito yung mga wishes nyo. Halimbawa, ang wishes mo naman dito ay magkaroon ka ng magandang sasakyan, magmunlad ang iyong mga negosyo, at magkaroon ka ng panibagong maraming pera. So, depende yon kung paano nyo siya i-wish. Pagkatapos, ay itali nyo ulit siya. So, ayan guys. Siguraduhin nyo lang na hindi siya matatanggal sa pagkatali pag nakasabit na sa inyong bahay o sa inyong mga negosyo. So, ayan guys. So, ayan guys. Kapag natapos nyo na itong gawin, so ito po ay puputulin ko dito. Pagdadalawahin ko siya. Pero, kung wala naman kayong pagsasabitan na iba o gusto nyo sa pintuan nyo lang, pwede na po yung ganyan kung sobrang dami ng wishes nyo. Pwede na isabit nyo na silang ganyan, magkakadikit na ganyan. So, pwede po na sa bintana isabit, pwede sa pintuan isabit, itong pampaswerte nating ito para pasukin tayo ng maraming pera, ng maraming biyaya sa ating buhay. So, alam nyo ba guys, yung mga kalembang na sinasabit natin sa ating pintuan o sa ating mga bintana, ay ganito din yon. Ganito din ang dulot na swerte noon. Magbibigay din ng swerte sa atin yan. Kasi ito ay panabit natin na pampaswerte. So, ngayon guys, kapag natapos mo na itong gawin, ay tapos mo ng ganyan, italing ganyan, ito naman ay kailangan ma-energize sa sinag ng araw. So, ito ay gagawin nyo ngayong First Friday, guys. Gawin nyo siya ngayong First Friday kasi napakaganda na pampaswerte nito ngayong First Friday. Eh, First Friday po ito ngayong buwang ito. Kaya napakaganda po na ngayon pa lang ay gumawa na kayo ng ganitong ritual. Pero kung ito ay napanood nyo at
late na, hindi na yung first Friday, pwede nyo pong gawin ito ng Tuesday o kahit sa susunod na Friday, pwede nyo po itong gawin. So guys, ito ay ipa-energize mo sa sinag ng araw ng 30 minutes lamang. So 6:30 hanggang alas 8 po ang magandang sikat ng araw. So sa oras na yan, 30 minutes lamang po na ibilad nyo ang ating pampaswerte na ito. Ito po ay kapag pinaniwalaan nyo, magdudulot ito ng walang humpay na daloy ng pera sa inyo. Hindi kayo mauubusan ng pera na dumarating sa inyo kapag ito'y inyong ginawa at nagkaroon ng visa sa paggawa mo pa lang. So guys, ang mga pampaswerteng ginagawa natin, nagkakaroon lang yan ng visa. Depende yan sa gumagawa guys. Kung ikaw ay talagang naniniwala positibo ang iyong kalooban, ang isipan mo sa paggawa ng ritual sa mga pampaswerte, ay talaga namang pag nagbigay ito ng swerte ay walang humpay, walang patid, talagang dire-diretso at mamamangha ka na lang sa pagbabago ng iyong pamumuhay. So depende na yun guys sa kung paano mo siya ginawa. Dapat lagi kang positibo sa iyong buhay para ikaw ay pasukin ng swerte. So guys, kailangan po mapa-energize sa sinag ng araw. Pagkatapos ng 30 minutes ng pag-energize nitong ritual na to, ilagay nyo ito sa pintuan o kaya sa bintana. Pwede rin po sa pintuan ng kwarto, pwede rin naman na isabit ito sa inyong mga negosyo. Diba meron tayong mga pampaswerte sa ating mga negosyo. Isama nyo lang ito doon sa mga pampaswerte nyo para makahatak siya. Sama-sama sila na maghatak ng swerte para sa inyong mga negosyo. So, ganyan lang kasimple ang ritual na to at talaga namang hindi ka mauubusan ng pera. Hindi ka mauubusan ng customer, depende kung paano mo ito ginawa at depende kung saan mo ito gagamitin, sa negosyo mo o pampaswerte sa inyong tahanan. So guys, lagi niyo pong tandaan na ang bidyong ito ay gabay lamang at tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay ay kailangan samahan natin ng sipag at tiyaga. Pampaswerte man yan o hindi, kailangan pa rin po natin magsipag at magtiyaga para tayo'y umasenso sa ating buhay. At ang mga pampaswerteng ginagawa natin, paniwalaan po natin para ito'y makatulong na gumaan ang daloy ng buhay natin. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!